medyo nagiging emotional po tayo, no? So, pwede na po tayo mag-umpisa. Okay. This world promises you your best life now. But it is really the best. Are you joyful, purposeful, and fulfilled? Again, isang magandang umaga po para sa ating lahat, sa mga kasama po nating kapatira na nandito ngayon sa ating physical service and sa mga nakikinig po kasama nating brothers and sisters through online. It is my honor and my privilege to be here again para po ibahagi ang salita ng Diyos. And nandito pa rin po tayo sa pag-aaral ng Book of Romans. And let me just encourage you kasi nasa third week na po tayo today nung pag-aaral natin para sa ating topic series na Live Your Best Life. And if you really want to study this book, and maybe some of you here first time na naka-attend sa atin, sa service natin, I would like to encourage everyone na pwede po natin balikan yung mga previous messages natin through Facebook online. Okay, so they are all prepared and available po siya online sa Facebook. So, week 1, yung opener po natin para sa topic series natin, which is shinare ng ating senior pastor from the Philippines, si Pastor Joel, Live Your Life Best. And last week, yung week 2, Cultivate Your Best Relationship na ibinahagi naman po sa atin, walang iba kundi ni Sister Ben. So, magandang paalala po para sa atin, yung sinabi ng senior pastor natin last 2 weeks ago, yung sa opener ng topic series natin. Ang sabi niya po doon is sa Romans chapter 12, verse 1 to 2, Living for God is our best response to what God has done for us. Okay, yung kabutihan ng Panginoon na ginawa niya sa buhay natin, okay, to live for God, yun po yung pinakadakila at pinaka-the best na response na gagawin natin sa lahat ng kabutihan na ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. So tayo daw, tayong lahat ay tinawag at ang tugon natin doon ay, tugon natin sa kabutihan ng Panginoon ay isang maging buhay na sakripisyo. Living and holy sacrifice. You have been dedicated to God, therefore, kumbaga, patay ka na sa sarili mo. Okay? At lahat ng ginagawa mo ngayon ay para sa Diyos na. Living for God is our best response to what God has done for us. So, na-discuss din ni Pastor Joel yung surrender, separate, and serve 2 weeks ago. Kasi kung titignan po natin, no, sa pattern ng mundo, sa ekonomiya ng mundo, pag ikaw ang sumuko, talo ka. Pag ikaw ang nagsakripisyo, talo ka. Pag ikaw ang laging nagbibigay, talo ka. Pero sa mundo ng Diyos, pag ikaw ang naglilingkod, pag ikaw ang nagbibigay, at ikaw ang nagsasakripisyo, panalo ka. Okay, so that's why we need to remind ourselves, and even yung mga katabihin po natin ngayon, ano, sa Diyos, wala tayong talo. Okay? So, ready na po? Sorry. Nanginginig pa ako. Ayan, ayan. Okay. So, and speaking of, what we gonna talk about today is, yung topic natin ngayon, very timely. Okay? About submission to authorities. Nagsimula siya nung nagkaroon ng pandemic. Diba? Nung pandemic, maraming naging matapang. Okay? Pero, sometimes, yung pagiging matapang nawawala sa lugar. Mas marami yung, marami sa atin yung nakalimot na mas nauna silang naging Kristiyano kaysa naging makabayan. Okay? So, paano ba natin may i-apply sa buhay natin yon? Because if we see
and read yung flow ng Book of Romans, Romans 12 to 13, simula nung pinaintindi sa atin ni Apostol Pablo, na in view of God's mercies, kailangan ito yung gawin natin. Kailangan ito yung tugon natin sa kabutihan ng Panginoon. Mahalin natin ang bawat isa. Okay? Treat others more important than ourselves. Mahalin mo ng totoong pag-ibig yung kapatid mo. Di ba yung diniscuss ni Sister Bell last week? Love your families, love your enemies. And now, as it progress sa pagsusulat ni Apostle Paul, makikita natin ngayon, ano ba yung responsibility ng isang Kristiyano para maging maayos at mahusay na mamamayan siya kahit saan man bansa siya nagpunta. Kasi nakakatuwang isipin, no? Sa ating mga Pinoy, pag pinag-uusapan yung submission, okay? Submission to authority, nagpo-focus agad tayo dun sa malaking bagay. Pero, hanggang ngayon, marami sa atin yung hindi sumusunod o yung hirap sumunod. Okay? For example, sa Pinas, di ba? Nag-level up na yung mga signage ng MMDA, di ba? Especially sa Manila area na bawal tumawid, may namamatay o nakamamatay. Bawal tumawid, may namatay na. Di ba? Nag-level up na yung mga signage na. Pero, yung mga Pinoy, may mga Pinoy pa rin. Hindi ko naman sinasabing lahat. May mga Pinoy pa rin na hirap sumunod. Okay? Hirap sumunod. Pero ang maganda sa Pilipino, pag nakita mo sila na nasa ibang bansa, pansin nyo, di ba? Sumusunod. Okay? Sumusunod. Actually, hindi lang naman sa ibang bansa eh. Okay? Hindi lang naman sa ibang bansa, kundi dito sa mga lugar na well-implemented yung rules o yung mga batas. Sa Pinas, meron din, for example, isa Subic. Di ba? Sa Subic, pag napunta ka sa Subic, kahit gabi na, sa traffic sign, pag nakastop, hihinto ka talaga. Bakit? Kasi may huli. Okay. So, saan ba ito dapat i-apply? Okay? Saan ba dapat i-apply yung pag-submit natin sa mga authorities? Doon lang ba sa pwede kaming managot? Doon lang ba sa pwede tayong managot? Or doon lang ba sa karapat dapat nating sundin? Or doon lang ba sa karapat dapat nating i-honor? Okay? O i-respeto? Or, dahil niligtas tayo ng Panginoon, ito yung responsibility natin bilang Kristiyano, regardless kung saan bansa ka man naroon. Okay, so yan yung malalaman natin na kasagutan as we study our topic for today. Why we need to submit, or what are those reasons why we need to submit? Okay, so nabanggit ko po kanina, nasa week 3 na tayo, honor God and submit to your leaders. Yun po yung title ng topic natin ngayon. So from Romans chapter 13 verse 1 to 7, basahin po natin sabay-sabay. Let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Therefore, whoever resists the authorities resists what God has appointed, and those who resist will incur judgment. For rulers are not a terror to good conduct, but to bad. Would you have no fear of the one who is in authority? Then do what is good, and you will receive his approval, for he is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword in vain. For he is the servant of God, an avenger who carries out the God's wrath on the wrongdoer. Therefore, one must be in subjection, not only to avoid God's wrath, but also for the sake of conscience. For because of this, you also pay taxes, for the authorities and are ministers of God, attending to this very thing. Pay to all what is owed to them, taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed. Let us pray. Panginoon, maraming salamat muli sa araw na ipinagkaloob niyo po para sa amin. Tunay ngang ikaw ay tapat at mabuti, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ibinigay mo, inilaw mo upang kami magsama-sama upang ika'y sambahin at paborihan, Panginoon. Dinadalangin namin
Banal na Espiritu, mangusap po kayo sa amin dahil naniniwala po kami na hindi po namin ito maiintindihan unless ikaw ang magturo sa amin, Father God. Be sovereign on this place, O Banal na Espiritu. Bigyan niyo po ako ng power, ng authority. Allow me to preach your word with the balance of grace and truth, Father God. At sa pag-aaral namin, ikaw lang po ang madakila namin. Muli, maraming salamat at pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Silipon na ako. Okay. Living for God is our best response to what God has done for us. Nabanggit ko yan kanina. So, one of the ways to honor God is to submit to our leaders. Okay. God calls us to submit to authorities He placed over us. This submission is not only for government officials. Sino ba yung mga, ano ba yung mga sinasabi? Sino ba yung mga sinasabi dito na mga authorities daw that God has placed over us? So, ito sila. Our parents, husbands, yung mga asawa ko, okay? Teachers, organizational leaders, government leaders, and church leaders. So, yan yung mga authorities na itinalaga ng Panginoon. Okay? Sa buhay natin, para mag-submit tayo. But, why would we submit to authorities when some of them are abusive? Minsan natatanong natin, di ba? Hindi lahat ng leaders are okay. May mga leaders na abusive, di ba? May mga leaders na selfish, hurting people, lacking integrity, unreasonable, difficult, and irresponsible. Yet, God tells us to submit to these leaders. So, yan po yung pag-uusapan natin. Here are some reasons why we need to submit to our leaders. Point one, submission to God. As Romans chapter 13, verse 1 says, "Let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God." Okay, ang sabi dito ni Apostle Paul, let every person, kasama po ba kayo doon? Yes. Kasama ba ako doon? Yes. Okay, so every person, ibig sabihin, lahat po tayo, lahat tayo. So, hindi po question dito kung believer ka man or hindi. Kasi ang dinisenyo ng Panginoon, whether Kristiyano ka man or hindi, you are to submit sa mga authorities, di ba? Na ipinalaga niya sa buhay natin. How much more kung Kristiyano ka? So, yung word na submit, hindi lang to dun sa yung parang mema lang, yung may masabi ka lang, di ba? Kasi madalas, pwede tayo sumunod eh. Sumusunod tayo kasi sinabi. Tama? Nasusundan po? For example, sa mga barangay officials, di ba? O sige ka, sabi mo eh. Di ba? Okay, narinig natin yan. For example, inutusan ka ng tatay mo, pwede ka bang hindi sumunod? Nung bata ka, hindi ka sumunod, hindi iyari ka, di ba? Okay, so, ang sabi dito, let every person is to submit. Okay, to subject, or yung tinatawag po natin to submit, other term is to subject. Okay, so it is a Greek term, huputaso. Okay, it is a Greek military term. Okay, huputaso, which means to be under or to choose to submit to an authority that God has placed over us. Ibig sabihin, to be under or to choose to submit, ibig sabihin, you are willing to align. You are willing to follow. Okay? You are willing to submit. For example, sa military, di ba? Sa mga sundalo, di ba? Yung mga sundalo, di ba? Nagsasubmit sila kung ano man yung ibigay na command ng mga officials nila, di ba? Ng mga high-ranking officials nila. Tama? For example, pag nakakabanat tayo ng mga digmaan, di ba? Yung mga sundalo, mga nakapesto sila o minsan nakapila sila, di ba? Nasa likod yung pinaka high-ranking official, di ba? Pag sinabi ba sa'yo ng superior mo na, sige, takbo,
Puto, pwede ko sabi, sir, ayoko eh. Di ba? Sir, wait lang, pwede ko, doon na lang ako, siya na lang. Hindi mo pwede, di ba? Hindi pwede. Kailangan nating mag-submit or kailangan nating mag-sumunod or to follow. Okay. So, yung sinasabi dito, na pag-submit regardless to, hindi pwede yung magtatanong ka muna bago ka sumunod. Okay? That's why yung subjection or to submit is very crucial kasi kailangan nating maintindihan na it was written. Okay? Nakasulat siya. Meaning, it should be your lifestyle. Okay? It should be your lifestyle. But sad to say, marami sa ating mga Kristiyano, pag pinag-uusapan yung salitang submission, parang gulat na gulat. As if Christianity is not all about submission. Diba? Nung tinanggap mo si yung Panginoong Hesukristo bilang iyong personal na tagapagligtas sa Panginoon, diba nung papasakop ka sa Lordship niya? Tama? And that's submission. Diba? Yung word na submission, hindi ibig sabihin walang may control sa'yo. Walang may control sa'yo. Madalas, sa mundo, sinasabi nila, hindi, ikaw ang Diyos ng buhay mo. Diba? Gawin mo kung ano gusto mo. Gawin mo yung layunin, sundin mo yung layunin mo sa buhay mo. Yun yung madalas nating naririnig. But, if we have to step back and see the bigger picture, every one of us here, every person in this world is under submission. It's either under sin or under God. May mga believers, di ba? Anong ibig sabihin? Yung mga believers, mga Kristiyano, di ba? Nagsasubmit sila under God. Yung mga hindi believer, yung mga hindi naniniwala, hindi nila pwedeng sabihin na wala akong Diyos. Walang naka-under sa akin. Although, sinusunod nila yung pattern ng mundo, under sila ng kasalanan. Na nagigets po? So, it's either every one of us here, every person in this world, pwedeng under God or under sin. Okay? So, may kumukontrol pa rin sa atin. Okay? So, therefore, dapat yung submission, pag narinig natin, hindi na bago to sa atin. Okay? Hindi na bago sa atin to. Because when you say submission, you are willing to align, you are willing to follow, you are willing to honor. Okay? We submit to God when we submit to our authorities. Again, we submit to God when we submit to our authorities. May exemption ba? Okay, yun na yung tanong, di ba? Sa submission, may exemption ba? Nabanggit ko kanina. Yung mga leaders, hindi lahat ng mga leaders okay. Di ba? May mga abusado. Di ba? Paano yung mga ganong authorities? Paano yung mga ganong klaseng leader? Susundin ba sila? O magsasubmit pa tayo dapat o hindi? So, ang tanong, may exemption ba? Okay, how can you ask a child to submit to his father when he's the one who's abusing them? Okay? Gustong-gusto kong mag-submit eh. Diba? Gustong-gusto kong mag-submit sa mga amo namin, sa mga bosses namin. Pero minsan kasi power tripper yung amo ko eh. Iba yung job description ko, pero lahat pinapagawa na. Okay? Sa mga government officials, so sa mga government leaders natin, sa mga politician natin, may mga okay? May mga hindi. So, pwede pang mamili lang. Yung okay na ano lang, yung okay na politician lang, yung dapat kong sundin, tapos yung iba, yung hindi okay, hindi ko na susundin. Okay? Ayaw na tumili. Okay. Ang tanong, may exemption ba? There is an exception, of course. But, okay, but ha, huwag niyo ma-misinterpret ha. Please listen. But, nabasa natin kanina kasi, di ba, doon sa passage, nagsasubmit tayo kay Lord, kay God. Okay? Meaning, hindi lang tayo magsasubmit doon sa mga authorities kapag ang pinapagawa sa atin ay alam natin na patungo sa kasalanan or taliwas sa kagustuhan ng Panginoon. For example,
May tumawag. Nasaan ang nanay mo? Maningil ako kay utang. Tapos, nay, may tumawag. Ano daw? Si ano daw? Si Aling Kanto, yung utang mo daw. Sabihin mo, wala ako, naglalaba. Gusto mo ba sundin ka ng anak mo? Pero ang pinapagawa mo sa anak mo is pagsisinungaling or mali. Taliwas sa kagustuhan ng Panginoon. So may exception, tama? Another example, biblical example, si Daniel. Daniel chapter 6. Naalala niyo yung for 30 days, inutos ni King Darius, yung ruler ng Babylonian that time na for 30 days, kailangan sa kanya lang magpipray. Tama? But Daniel choose to pray to God. So, nung nakarating kay Darius yon, that Daniel's breaking the law, so si Daniel, she was thrown into lion's den. Okay, another example, yung tatlong kaibigan ni Daniel. Daniel chapter 3, si Meshach, Shadrach, and Abednego. Okay, nung time ni King Nebuchadnezzar, di ba, nagpatayo siya ng statue of gold, image of gold niya, di ba? Na dapat doon ka lang sasamba. Once you hear the alarm, kailangan doon ka sasamba. Pero yung tatlo, hindi, nanindigan sila, di ba? They make a stop na wala silang ibang sasambahin, kundi ang Panginoon. So, ang ending, they are thrown into the blazing furnace. Okay, another example, si Peter and si John sa Acts 4. Diba, sabi sa kanila, huwag kayong mapipreach ng gospel about kay Jesus. Pinagbawalan sila. Pero ang sagot nila, kung sa tingin nyo, mali yung ginagawa namin, kayo ang mananagot sa Diyos. Tama? Hindi nyo kami pwedeng pigilan kasi yung authority na kinikilala namin is authority ng Panginoon. Okay, so let's be more specific. There is an exemption kung alam mong taliwas sa kagustuhan ng Panginoon at kung alam mong taliwas sa kasulatan. Okay? Ayaw na huminto. Okay. Against po? Naintindihan yung point 1? Okay. So, punta tayo sa point 2. Another reason why we need to submit to our authorities, protection of God. Romans chapter 13 verse 2. Therefore, whoever resists authority has opposed the ordinance of God, and they who have opposed will receive condemnation upon themselves. So yon. God appoints leader to protect us from evil and discipline also those who are evil. Okay, yung submission natin sa Panginoon, yung pagkatalaga ng Panginoon sa lahat ng mga authorities sa buhay natin para yon sa ikabubuti natin. Okay, yung mga batas o yung mga rulers o yung mga leaders na itinalaga na yan ay itinalaga ng Panginoon para magkaroon ng pagka-organisa. Imagine nyo kung walang authority, the world is going to be chaotic or magulo. Tama? Okay, for example na lang, sa kasada, di ba, sa traffic line, imagine nyo kung walang stop, di ba? Kung walang stop, walang green, red, and orange, di ba? So, basa-basa na lang yung mga sakyan. Pasok sa kaliwa, pasok sa kanan. Tama? Nag-gets po? Okay. So, ang ending nun, trouble. Diba? Aksidente. Accident, disgrasya, accident prone. So, protection. Okay, protection of God. Another example, yung mga parents natin laging sinasabi sa atin nun, ay, huwag ka po lang mag-boyfriend, anak. Diba? Kasi, pinoprotectahan lang tayo ng magulang natin para hindi tayo masama dun sa tinatawag na early pregnancy, diba? Or early motherhood. So, protection siya. Again, parents, isa yan sa mga itinalaga ni God na authority para sa buhay natin. Okay? So, God calls us to submit because God still uses leaders to punish and discipline evildoers. As 1 Peter chapter 2 verse 13 to 14 says, be subject for the Lord's sake to every human institution, whether it be to the emperor as supreme or to governors as sent by him to punish those who do evil and to praise those who do good. So, hindi lang pala siya
para sa protection natin. Okay? Kundi para ano? Para i-punish din yung mga evil doers. So God calls us to submit to the authority in our life, in our lives, not primarily because may mga power sila or makapangyarihan sila or uniformado sila. Okay? Or may connection sila. But for the sake of, for the Lord's sake, I mean. Okay? Alang-alang sa Panginoon. Because the way we relate to the authorities na tinalaga ng Panginoon sa buhay natin, directly reflects on God. On the God. Sumasalamin sa Panginoon. Because first and foremost, sino ba yung ino-honor natin, di ba? If we submit to our leaders, if we submit to those authorities, sino ba yung ino-honor natin? Tayo ba? Hindi, di ba? Yung mga leaders ba? Hindi, di ba? Sasubmit tayo sa authorities kasi ang ino-honor natin, it's God. It's God itself. Walang iba. So God usually protects through authorities and discipline, also through authorities. So most of the protection and discipline we receive is because of authorities. For example, sa buhay natin, yung protection at saka yung discipline, kanino ba natin unang naranasan nung mga bata tayo? Sino ba yung nagtatayo sa atin sa tuwing natarapa tayo? Di ba? Sino ba yung halos ayaw tayong padapuan sa lamok nung bata tayo? Sino ba yung halos yung namamalo sa atin pag nakagawa tayo ng kasalanan? Di ba? Parents. Di ba? Nanay at tatay natin. So, protection and discipline. Okay. God protects us and discipline as well also because He wants us to be humble and to submit. Okay. Sundan po. Point 3. Another reason, guidance from God. God appoints leaders to guide us to the right path. Okay. So, yung mga ruler or yung mga authority na itinalaga ng Panginoon sa buhay natin, not only to protect us, not only to discipline us, but also to guide us. So, ginagamit sila ni Lord to guide us para tahakin natin yung tamang daan. Okay. So, pansinin natin yung mga, madalas yung mga sa mga batang napapariwara. Bakit kaya yung buhay nila napapariwara? Kasi wala silang guidance. Tama? Walang nag-guide sa kanila from their parents. I mean, yung mga, for example, pag nakakalag tayo ng mga movie before, sa Manila, di ba? Uso yung mga batang kalye, yung mga rugby boys, kung tawagin. Di ba? May napanood ako sa documentary. Tinanong siya, ba't nandito ka? Di ba? Nasaan yung magulang mo? Naglayas po ako eh. Wala po, hindi ko po kasama yung magulang ko dito. So, ibig sabihin, naglayas, ayaw niya magpasubmit sa magulang niya. That's why yung guidance, nawawala. So, ang tendency, napapariwara yung buhay nila. So, ginagamit ni Lord yung mga authorities o yung mga leaders sa buhay natin to guide us. Kasi, gustong ipakita ni Lord yung gusto niyang gawin natin sa buhay natin. Okay? Yung naaayon sa kagustuhan niya. Yung mga plano ni Lord para sa buhay natin. Okay? For example, sa mga spiritual leaders. Tabi-tabi po. Sa mga spiritual leaders natin dito sa church, God uses them to guide us to the right path. Especially kapag may mga nagagawa tayong taliwas saka hindi pleasing sa Panginoon. Tama? Dalas naman natin yung lahat dito. They won't condemn us, of course. Yung mga maling ginagawa natin, hindi nila kinocondemn yun. But also, they won't tolerate us or tolerate you to do. Okay? Pansinin natin sa isang church family. For example, AFC. Nandito na rin tayo rin. Okay? If may kakilala siyang, for example, may mga kakilala siyang member or pwedeng leaders, di ba, na medyo konti na nalilihis.
ng landas, di ba? Ng tamang landas. Pansinin nyo, yung mga spiritual leaders, di ba? Wina one-to-one nila kung sino man yung tamang inholder. Okay, nandun tayo sa kasi concern sa atin. Tama? Sa kapatid natin na medyo, yun nga, nalilihis. But mas naniniwala ako na kasi spiritual leader, itinalagay ng Panginoon sa buhay natin to guide us. Okay? Regard, nandun na yung concern sila, di ba? To guide us para dun sa right path na patungo sa Panginoon. Okay? But, kinakausap ka, di ba? Kinakausap ka, isis, kasi ganito. Okay? Pinagpapayuhan ka, di ba, ng tamang mong gawin. But, again, it's up to you. Okay? Again, your choice. Kung magpapasubmit ka, kung magpapa-align ka sa right path, or kung mag-follow ka. But then again, uulitin ko po, this is just a reminder dahil yung sabi sa verse 2 kanina, that whoever resists authority is opposing God and will be punished. Okay. So medyo, ano po, di ba? Medyo nakakatama. Okay. So yun, di ba? Yung mga spiritual leaders, yung mga church leaders, nandiyan sila to guide us. Okay? But it doesn't mean na pag kinausap ka, magbabago ka na agad. Nandiyan sila to guide us. But still, Holy Spirit pa rin yung magpapabago sa'yo. Amen po? Amen. Okay, so, kasi pinag-uusapan na rin natin yung guidance, okay, sa mga from spiritual leaders, isa sa itinalaga ng Panginoon sa buhay natin. I would like to testify, okay? Matagal na tong testimony na to, ilang beses na akong nasabihan nila sis, pero parang hindi pa kasi ako ready i-testify, parang gano'n. Kasi medyo maano pa ako, ma-pride, parang gano'n. Tsaka kasi, ang iniisip ko, takot akong ma-judge ng tao, ng makakarinig, o makakarinig sa sasabihin ko, okay? But I would like to take this opportunity, kasi naranasan ko yung goodness ni God through sa mga church leaders ng AFC. There are time na syempre na in love tayo, okay, sa maling tao. Alam kong mali, okay? Alam kong mali. But dahil mahal nga, di ba? Go pa rin. Okay? Hanggang nalaman nila, kinausap nila ako na, ay sis, kasi ganito pala yun. Kasi yung lalaki pala, kasi ganito. Pamilyado po kasi siya sa Pinas. Okay. So, mali. Bilang isang tumatayong leader sa harapan nyo, maling isa sinful sa kasalanan. Okay. Mali. So, kinausap nila ako nun. Although alam kong mali, di ba? Alam kong mali. Kinausap nila ako unang beses. Isa sa mga church leader dito. Pero, tinuloy ko pa rin. Pero ang alam nila, kinut off ko na sa buhay ko. Kasi, ang tingin ko nun, kaya sinabi ko na, oh, wala na, kinut off ko na. Para, ayoko kasing ma-judge nga ako na, eh, tumatayo ka pa naman, tapos, di ba, gano'n. Pero kinuntinyo ko pa rin, okay, kinuntinyo ko pa rin, hanggang sa tumagal na tumagal, yun pa rin sinasabi nilang napapanish yung mga evil doers, di ba? Naranasan ko yung palo ni Lord sa buhay ko. Yung nasadlak ako dun sa talagang halos parang hopeless na yung case ng buhay ko. Ang inisip ko na paano pa ako tatayo? Paano pa ako mag-i-start ulit sa buhay ko? Parang wala nang kapag-apag-asa, parang gano'n. Ilang buwan kong tiniis na gano'n, dumating yung time na di ko na kaya. Nag-open up na ako, di ba? After church service, iniyak sa kanila yun kay Sister Emily, kay Sister Belle, tsaka Sister Rochelle. Inamin ko sa kanila kasi hindi ako huminto. Tinuloy ko pa rin. Tapos yun, tinayuan nila ako kasi alam, kasi that time gusto ko nang kumawala talaga. Kasi yung palo ni Lord,
Sobra. And deserve ko naman yun, alam mo yun, dahil makasalanan nga ako. Yung follow ni Lord, sobra. Ganun kumilos si Lord sa buhay natin eh. Diba? Choice mo, okay, pagbibigyan ka ni Lord, choice mo eh, diba? May freedom ako ano tayo eh, diba? Kung ano yung pipiliin mong will. Choice mo yan eh. Pero dapat ready din tayo dun sa consequence na pwedeng ibigay ni Lord bilang kapalit nung choice na piliin natin. So yun, alam ko, deserve ko yun kasi makasalanan ako. Sinabi ko sa kanila yun, tapos nangiging ako ng sorry kasi syempre, sinungaling ako, diba? Tapos eh, yun, pinagpayuhan nila ako ganun-ganun hanggang kung hindi ako tatayo, kung hindi ko umpisa, kailan pa? Malulungkot na naman ako sa patuloy na naman, di ba? So, that time, nag-decide ako na putuloy na talaga. Na dapat, nung una pa lang, ginawa ko na. Okay. So, yun. So, yung guidance nung mga churches leaders natin, spiritual leaders natin, importante po siya sa buhay natin. That's why I would like to encourage everyone din. Kung may mga pinagdadaanan tayo sa buhay natin, di ba? Na hindi natin ma-share sa iba, kasi natatakot tayong baka ma-judge ng iba, ang isipin nila, di ba? Nandiyan po yung mga church leaders natin, mga spiritual leaders natin, para makapag-open up tayo. Kasi, hindi nila tayo i-condemn. Hindi nila tayo i-judge. Especially pag AFC family, no? Hindi tayo mapag-usga. Okay? Hindi tayo mapag-usga sa, hindi natin sinisino, hindi natin gina-judge kung makasalanan ka man o hindi. Okay, so, yun! Okay, so point 4 tayo. Ay, okay, point 4, ambassadors for God. Okay, ambassadors for God. We submit to reflect Christ-likeness to our leaders. So when we talk about submission, it's all about Christianity. Tama po, nabanggit ko kanina, di ba? When we talk about submission, it's all about Christ-likeness. It's all about selflessness. Okay, it's all about humility and obedience. Through our submission, they can see Jesus in our lives. Okay, and they will see the difference. So, yan naman kasi yung ultimate goal. Okay, ultimate goal natin, di ba? Yung, kaya na tayo tinawag na ambassadors for God. Di ba? So, it is necessary. Kailangan to be in subjection to authorities or to those leaders. Kasi ang purpose naman, kung bakit itinalaga ng Panginoon sa buhay natin, yung mga authorities na yun, is para tayo ay patuloy na mag-conform. Okay? Mag-conform sa image ng kanyang anak. Okay? And that is the ultimate goal of Christianity. It is God's design and it is for our conscience. So, hindi po ito yung having a good life, yung tinatawag na no corruption system at all. Kasi mangyayari lang yan pagdating na ni Lord dito. Okay, but habang nandito tayo, dapat ang goal natin is mas makilala pa natin si Lord. Okay, mas ma-worship pa natin si Lord para ma-fulfill natin yung ultimate goal of being a Christian. To see Jesus in our lives, to live in humility, obedience, and selflessness. So again, pakibasa po ang topic natin for today, honor God, submit to your leaders. So if you understand these two, madali na lang po natin gawin yung render. Okay, sa chapter, sa verse 7. Render to the authorities what is due to them. Okay, so ano po yung mga sinasabing due? Yung taxes, okay, yung revenue, respect, and honor. So, madali na lang kung i-render yung mga yan. So, again, submission, it is the will of God. Okay. So, for the conclusion, honor God, submit to your leaders. That's why the way we respond to our authorities can win not only them to Christ but also to the people around us. Okay, so submission
The will of God for us is to submit to authorities, and in doing so we prove that is good, acceptable, and perfect. As Romans chapter 12 verse 2 says, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Submission is not a sign of weakness. Submission and humility before the Lord is actually victory in God's economy. So you are victorious when you submit. You are victorious when you are humble, and you are victorious when you surrender. Okay? So, as I pray for you, okay, for our conclusion, I know sometimes some of you here, maybe the reason why you are struggling to submit to authorities is because you don't have a relationship with Jesus. Okay? And that's why the first step, that is the first step. So Jesus died for your sins, that He is the greatest leader of all. Okay? He is perfect, that He rose again to prove that He is God. So if you are that person and God is convicting your heart right now, I suggest you humble yourself and start think today, make the commitment to make Jesus as your Lord and Savior. And for all of us believers, God has called us to submit to our leaders. I know it's challenging, okay? I know it's difficult at times. I know at times it's really our problem, okay? It's difficult to submit, but I really promise you, once you do that, you will see the will of God. It's good, pleasing, and perfect. Let's bow our head and let's pray. Heavenly Father, thank you so much for speaking to all of us, for using this message to convict our hearts and to encourage us, Father God. Lord, I pray for some people who are here who doesn't have a relationship with you, Jesus. They know you in their head, but their hearts are not yet transformed. I pray that today will be the day of their salvation, the day they'll choose to submit to you, that they will choose to repent from their sins, and that they will receive you wholeheartedly as their Lord and personal Savior. And Lord, I want to also pray for all of us who are believers already, who have relationship with you. Lord, we know this message. We heard this message many times, and just being honest with you, Lord, there are still moments we struggle. We had a hard times, but we are so grateful that we can go to you because you are a perfect King. And Lord, we are also grateful that when we submit to authorities, it's telling you that we are submitting to you, Lord. We trust. And when we submit to authorities, we receive your protection. We receive your guidance. And we receive your guidance, and we become your ambassadors. Thank you for this wonderful message. We give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen.